iyong ipagkaloob na aming sambahin ang alam mo, bunga ng pangaral ng mga apostol, tugunin mo ang pagdalangin na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambay. Kayo'y itinayurin sa saliga ng mga apostol sa mga propeta na ang patong panunukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh,
at sumiiyuri ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nananalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinatawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybayang dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang makaramdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masamang espiritu at sinikap na lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa iyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa unang araw ng ating Misa Nobinaryo para sa paghanda natin sa kapistahan ni San Martin de Porres. Kaya bahagi na sa ating mga Kristiyano ang pagdiriwang. Ano mang okasyon at ay ito ay binibigyan natin ng kahalagahan, ng kahulugan sa ating buhay. Lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa mga pananatao na siya naging kalugod-lugod, naging kaya-aya para sa ating Panginoon. Kaya sila ay binigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Dahil sa mga mabubuting mga halimbawa na kanilang ipinakita noong sila'y nabubuhay pa at ang pag-alay nila ng kanilang sarili para makapaglingkod sa ating Panginoon. Dito makikita natin kung gaano ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang mga biyaya, ang kanyang mga grasya. Lalong-lalo na sa mga tao na nananalig sa kanya. Dito ipinapakita ng Diyos kung paano niya ipinagkaloob sa ating lahat ang kaisa-isa niyang anak upang maging tagapagligtas natin. Kaya sa ating pong ebanghelyo, napakinggan ninyo na buong magdamag na nananalangin ang ating Panginoon. Kaya ito isang napakaganda na sa kapila ng kanyang pagiging Diyos ay siya'y nananalangin pa rin sa Ama. Lalo-lalo na sa
pagkakaroon ng desisyon. Kaya ang pagpili ni Jesus sa 12 na magiging alagad ay hindi biro. Dahil ito ay magiging kasama niya at magiging katulong niya para sa pamamalakaya ng mga tao. Dito si Jesus ay naglaan ng oras ng panahon para manalangin, magnilay, dahil napakahalaga ang mga bagay na ito. Dahil ito ay magdadala ng kaligtasan. Kaya hindi pa bigla-bigla ang pagtawag ni Jesus sa mga apostol na magiging tagasunod niya at magiging katulong niya sa pamamalakaya ng mga tao. Kaya siya naglaan ng oras ng panahon. Dito makikita natin kung paano kahalaga ang pananangin. Lalong-lalo na sa oras ng ating pagdidesisyon sa ating sarili. Kaya dapat bago tayo magdesisyon, ay dapat pagnilay-nilayan muna natin ang ating mga desisyon. Kung ito ba ay para sa ikabubuti natin, sa ikabubuti ng lahat, at sa ikabubuti ng Diyos. Dahil kung minsan tayo ay pabigla-bigla sa ating mga desisyon, na pagdating ng panahon, ang desisyon na ito ay siya rin magdadala sa ating kapahamakan. Kaya dapat maglaan muna tayo ng oras ng panahon, manalangin tayo sa Diyos na itulot niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa paggawa natin ng ating desisyon upang sabad na huli hindi rin natin ito pagsihan. Lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa ating paglilingkod. Kaya kung minsan nagdidesisyon tayo na maglingkod sa pamamagitan sa paglilingkod natin sa ating simbahan, sa ating parokya, ngunit hindi naman natin nagagampanan ang ating mga responsibilidad, ang ating mga tungkulin na dapat gampanan sa ating parokya. Kaya nagiging walang kahalagahan, nagiging walang kabuluhan ang ating desisyon. Dahil hindi naman natin nagampanan ang ating mga tungkulin, ang ating responsibilidad. Kaya kung tayo ay nagdidesisyon na tayo ay maglingkod, ay dapat gampanan natin ang ating mga tungkulin, ang ating responsibilidad. O kung tayo man ay nagdesisyon upang mamanata sa mga banal na tao o sa mga banal na pinagkalooban ng Diyos na kabanalan, dapat gampanan din natin ang ating mga gawain. Kung tayo man ay namanata na magdebosyon, siguro ang iba sa atin nagsabi lang ng devotion, ngunit hindi natin naunawaan kung ano ang ibig sabihin o kung ano ang kahulugan ng salitang devotion. Nung ako'y elementarya pa lamang, malimit ako na isinasama ng aking lola sa paglabas ng bahay. Kaya kapag kami ay lumabas ng bahay ng aking lola, kung kami man ay pumunta sa palengke o simbahan, hindi maiwasan na
kami ay makatagpo ng isang aksidente o isang napakasimpleng aksidente. O nadapa ang isang tao na dulas. Kaya kapag ang aking lola ay nakakita ng isang tao na naaksidente, agad sinasabi niya na ang taong iyon ay nakulang sa devotion. Ito ang malimit ko na narinig sa bibig ng aking lola. Siguro nagigimbok ang bibig na ng aking lola ang salitang devotion. Ngunit hindi niya man ipinaunawa, ipinaliwanag sa akin kung ano ba ang kanyang ibig sabihin ng salitang devotion. Ngunit sa malimit na pagdala sa akin ng aking lola, lalong-lalo na sa pagdala niya sa akin sa simbahan, unti-unti naunawaan ko kung ano ba ang ibig sabihin ng aking lola ng salitang devotion. Dahil doon sa loob ng simbahan, marami akong mga nakikita ng mga tao na may kanya-kanyang imahin ng mga banal na tao na nilalapitan, nilalagyan ng mga bulaklak o pagkain, at kung may ano-ano silang mga sariling panalangin para doon sa mga banal na kanilang inaalaya ng kanilang devotion o panalangin. At kung ano-ano sila, may ano-ano silang mga ginagawa, mga rituales para sa banal na taong ito na inaalaya nila ng kanilang panalangin. Kaya sa kanilang panalangin ay may kalakip na kahilingan. At kapag matugunan ang kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin, kung may ano-ano silang mga panata, siguro itong ibig sabihin ng aking lola sa salitang devotion na ang bawat tao ay may kanya-kanyang santo o santa na inaalayan na kanyang panalangin. At kalakip na kanyang panalangin ay ang kanyang kahilingan. Kaya kapag matugunan, ay kung may ano-ano siya mga panata, halimbawa pagdating ng kapistahan ng santo na kanyang inaalayan ng kanyang devotion, ay siya makikisa, makikibahagi sa pagdiriwang. Kaya kahit man siya ay malayo na, maraming gawain, dahil ito ay kanyang panata, ay tinutupad niya. Dahil ito ang kanyang panata nang matugunan ang kanyang kahilingan sa pamamagitan ng kanyang panalangin sa santo na kanyang inaalayan ng kanyang devotion. Naging popular na sa atin ang pagdidevotion kay San Martin de Porres. Siguro alam naman ninyo kung ano ang talambuhay ni San Martin at kung paano siya nagiging banal na tao. Kaya sa kanyang talambuhay, sana suriin natin na mabuti ang ating mga sarili. Lalo-lalo na ito ang ating patron. Kung paano tayo makatulad sa kanyang mga halimbawa. Tulad halimbawa, ang pagpapakita ng kababaang loob sa pamamagitan sa paglilingkod sa mga may sakit. Kaya ito isang sa kanyang mga ginawa ang pag-aalaga ng mga may sakit. Kaya paano natin maiugnay sa ginawa ni San Martin ang ating buhay? Sa isa sa mga simple niyang ginawa ang pag-aalaga
ng mga may sakit. Tayo, hindi may iwasan na mayroong magkasakit sa isa sa mga miyembro ng ating tahanan. Kaya paano pa natin inaalagaan kung mayroong may sakit sa loob ng ating tahanan? Inialay pa natin ang ating sakripisyo para siya ay paglingkuran na may kababaang loob na ginagawa natin ang ating magawain para sa isang tao na may sakit. Kaya sabihin natin ang mabuti ang ating mga sarili kung paano natin maiugnay ito sa isa sa mga ginawa ni San Martin nung siya'y nabubuhay pa. O ang kanyang mga gawain sa loob ng kumbento, paano natin ito maiugnay sa mga gawain natin sa loob ng ating tahanan? Kaya doon, napakasimple ang kanyang ginagawa, ang paglilinis, pagluto. Kaya paano din natin ito maiugnay sa ating buhay? Ang kanyang buhay sa loob ng kumbento, sa loob ng ating tahanan. Kaya suriin natin na mabuti ang ating mga sarili. Kung paano natin ginagampanan ang ating mga responsibilidad, ang ating mga tungkulin sa loob ng ating tahanan. At marami pang mga magandang halimbawa na ginawa ni San Martin na sana ito rin ang may sa buhay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang sa gayon pagdating ng panahon ito rin ang magiging daan tungo sa ating kabanalan. Ang bawat isa sa atin ay may posibilidad na magiging isang panatin. Gaano man tayo kamakasalanan, gaano man karami ang mga kasalanan natin nagawa, ngunit kung pagsikapan lamang natin na mapapanalan natin ang ating sarili, tulad ng ginawa ni San Martin, na inihalay niya ang kanyang sarili para maglingkod sa Diyos at para sa ikaliligtas na kanyang kaluluwa, ay makamit din natin ang ating pagiging banal. Kung hindi man tayo maparangalan bilang banal dito sa lupa, doon sa langit, tayo ay parangalan bilang banal ng ating Panginoon. Kaya sana isa buhay natin sa ating pang-araw-araw ang mga magandang halimbawa ni San Martin upang pagdating din ng panahon ito rin ang maging daan natin tungo sa buhay na walang hanggan. Lumuhod po tayo para sa litanya kay San Martin. Lord,
ipupuri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Kumayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya, karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming maalay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa makabilang sa nilingap mong kawan. Ito ang ginanap na panagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.